Good evening mga kabebe, mga kabay. Ako nga pala si Millonora o si Santaronas. Second attempt ko to na mag-video dahil yung una kong ginawa ay hindi na-upload. Hindi ko alam bakit ito na problem ng cellphone. Anyway, umpisahan ko ulit, rewind. Wala na akong asawa, so single na ako dahil namatay ang aking darling from COVID. 49 years na kami kasal. He was 27 during that time at ako was 19, katatapos ko lang mag-debut. Paano kami nag-meet? Yung sister niya tsaka sister ko, friends in high school. Ako bilang ate, 5 kami puro girls. Bata sa akin nga yung si Rose, kapatid ng asawa ko, si Premia naman. Yun nga, sa tipa sila nag-aaral. Hindi sila na-uwi, hindi umuwi yung kapatid ko on time. Dahil, kaya nag-worry ako. Hinanap ko siya sa pinagtanong-tanong ko yung bahay ni Premia. At nang matukoy ko, may nagturo sa akin, nakita ko yung aking darling dun sa kanilang bintana. So, siya ang napagtanungan ko. And then, sabi ko, pwede po magtanong, andyan po ba si Premia? Sabi, wala pa. Ay, ganun po ba? So, kasi, sabi, bakit? Kapatid ako ng classmate niya, si Rose. Kochi tawag namin doon. Eh di, sabi, wala pa din siya eh. Niyantay ko din nga. Sige ho, baka sakaling dumaan dyan. Si Kochi, pakisabi ho, umuwi na at kami ay nag-aadala sa bahay. So din, yung aming natapos yung usapan namin doon, tapos uwi na ako sa bahay. Tapos, dumating yung time na itong kapatid kong si Rochi napasaway, nag-birthday, nag-party, nagpakain sa bahay, at pinaganda siya ng mother ko. At alam niyo ba, hindi ko naman invited. In-invite siguro ni Rochi o yung pina-invite niya sa sarili niya. Dumating yung asawa ko na hindi ko pa siya kilala doon kasi first step pa lang namin nakita sa bintana. Ay nako, napakapangit ng itsura niya. 19 ako na syempre, bagets pa ako, gusto ko mga, mga gets up ng bagets during the time. Eh siya parang napaka, hindi ko masabi, masyadong conservative, out of this world ang kanyang outfit. During the time, naka skinny jeans siya na pantalon, tapos naka fold yung long sleeves niya. Tapos naka-tie pang ganun. Hindi bagay sa kanya. Kasi pati, na siya, mature na siya, 27 na. Eh ako, during the time, 19 pa lang. So, ang layan ang growth namin, bali, 7 years. Anyway, so yun. Nag-umpisa na nga, dumiga. Okay? So, after that, sinusundo niya na ako sa school, hinahatid niya na ako sa bahay. Siyempre, napapasundo naman ako kasi during that time, cabra break ko lang doon sa aking boyfriend na, unfaithful. So, para, naisan yung aking sadness, di, single naman ako during that time. Di, siya naman single din, asawa ko, di, nagpahatid na ako, tsaka nagpasundo, tsaka nakikita naman siya ng nanay at tatay ko. At respectable person naman siya, kaya tayo na din sila. Hanggang sa, yun na nga, lagi na siya sa bahay namin, at kilala na siya ng family. At na yun, during that time, martial law, martial law naman na yun, ay napagalitan niya ako ng angkay ko na employer ko sa first job ko sa Philippine Society for the Prevention of
Pero Tito Animals kasi nga, syempre, broken hearted pa ako, hindi ko naayos yung trabaho ko, diba? So, napagalitan ako during that time, pati na sa bahay. So, working student ako. So, sinasunod-hatid na ako ng asawa ko. Tapos, sabi niya, oh, ba't ang laki ng bag mo? Sabi, saka, diba dati, tulbok ng dala mo? Sabi. Tapos, sabi ko, hindi ako uuwi ng bahay. Bakit? Pinagalitan na ako nanay ko, nasaktok nga ako kasi medyo nasagot ko siya. Tapos, ganun ba? Sabi nga, saan ka pupunta ngayon? Sabi ko doon sa best friend ko, sa classmate ko, na doon ako tutuloy muna kasi papalipas ako ng sabang ng loob. Tapos sabi niya, hindi pwede, sabi nga ganun. Kasi sa akin sa hahanapin, sabi niya ganun. Kaya umuwi ka na, sabi ko, ayaw ko nga umuwi, ang kulit mo. O sige, magpaligas ka muna ng oras dun sa mga pinsan ko, sa tiya ko, tapos uwi na kita, sabi niya. Tapos, ayaw ko nga umuwi dali mo na lang ako dun sa classmate ko. Hindi nga pwede. Anyway, nadala niya ako dun sa mga pinsan niya, sila Tita Maring. Nakilala ako, bulong-bulongan sila dun sa kusina. Ako naman nandun sa salas. Hindi ngayon. Sabi ko, gabi na, gusto ko na lumabas dito sa inyo. O sabi, sige tara na. Alas 11 na ng gabi, takot na ako umuwi. Tapos, dali mo na ako sa classmate ko. Hindi. Sabi, buti pa. Gusto mo. Parang may binanggit siya. Dali na lang kita sa Quezon. Sabi ko, layo naman nun. Ayoko naman pumunta ko sa classmate ko. Hindi ko sigurado mga tao dun. At least ikaw, kasama mo ako. Sabi niya. Hindi dahil ako, parang tinatangin na ng Agos na sabi ko, masama doon, magre-rebelde ako sa amin. Sabi ko, sige.